Hello, everyone. Hi, Kuya Ray Bufi. Welcome to CSR Insights. Si Kuya Ray Bufi, or Kuya Bufi, or Kuya Ray, para sa mga nakakilala sa kanya, ay isa sa mga magigiting na kwentista dito sa Pilipinas. Kaibigan ko to. Tinayo niya itong Basa Bookstore. So, ano nga ba nagawa ito ni Kuya Ray? Malalaman po natin. Ang una kong tanong sa'yo, Ray or Bufi, paano ba nakahiligan ni Kuya Ray ang pagbabasa? Ano ba to? Na-develop ba to? Pinanganak ka bang mahilig na magbasa? Or nag-aral ka? Or paano ba? Okay, Kuya. Kay David, ano, magandang araw sa lahat ng listeners and viewers ng CSR Insights. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin ngayong araw na ito. Going back to your question, hindi ako pala basa nung ako'y maliit or nung bata pa ako, no. Textbook reading lang kapag may exam, 'di ba? Tayo pag may exam, doon lang tayo nagbabasa. And I wanted to be a lawyer nung bata ako. Gusto kong maging abogado. At yung kapatid ko na nagpa-aral sa akin, sabi niya, sige, hanap na isang eskwelahan na merong law school, para magandang law school para tuloy-tuloy. And ang kurso ko, Kuya David, nung college ay AB Philosophy and Human Resources Development. Yes, at ang philosophy, alam naman natin, ay reading and writing course. Okay. So, hirap na hirap ako nung kolehiyo kasi kailangan ko ulitin ng yung mga binabasa, hindi ko maintindihan. Minsan inulit ko na 5 beses para lang maintindihan at hindi natatapos dun yung aking problema kasi kailangan ko magsulat tungkol sa aking binasa. Mm-hmm. At reading and writing are inseparable. Pag hindi tayo nagbabasa, mahirapan tayong magsulat. Buti na lang meron akong profesor, no, isa sa mga idol natin. Sabi niya sa amin lagi, all you need to do is to read, and then write. And magsimula kayo kung saan kayo interesado. So doon lang ako nagsimula magbasa ng mga novels. College na eh, no? Novels. Mga John Grisham novels. So, sa novels ako nagsimula. High school, buti ko pa high school. Ng teacher, Pero ano, no, sa simula talaga, kailangan natin minsan ng push from other people. So sa akin medyo late na, pero nakita ko, no, after a few months of reading, napansin ko na may pagbabago. Kung dati 5 beses ko inuulit ang isang babasahin na philosophy reading, naging 4 na lang. O kaya naging 3. Or dati buong araw ko nagsusulat para sa isang paper na 10 pages, naging kalahating araw. So sabi ko, kung nasimulan ko ng mas bata, sana mas na-enjoy ko yung pamimilosopiya. So doon nagsimula yung aking reading advocacy. Sabi ko, ayoko maranasan ng mga batang ito. At alam mo naman, sa ating pinagtrabuhan before, na naging involved tayo sa advocacy rin. Na merong grupo na, yung grupo natin noon na nagpupunta sa mga public schools at nagtuturo ng pagbabasa sa mga bata. So na-curious ako, ang lagi kong tanong sa sarili, paano ba natin matutulungan ng mga bata na makasanayan yung pagbabasa pero leisurely, hindi academics. So yun yung ano talaga, yun yung focus, hanggang sa nakilala ko si Grace, syempre, alam mo yung love story namin. So nakilala ko si Grace at doon namin sinimulan yung non-profit organization. Pero nung nagsisimula pa lang ako na mag-volunteer dun sa grupo natin before, dalawa yung pangarap ko talaga. At yung pinakauna is to have a bookstore. Bookstore talaga yung pangarap ko kasi yung gusto kong ibahagi yung kahalagahan ng pagbabasa. Mm-hmm. At alam mo ba, nagtrabaho ko sa bookstore before. Habang nagtatrabaho sa ibang... ako yung nagsasalansa ng mga libro talaga. Yung ako naman, dati, every time na pumupunta ako sa isang, ano, merong bookstore kasi na yung nakasale lang lahat, ano, nakasabog-sabog yung mga libro. Ang ginagawa ko, every time na pupunta ako doon, sinasalansan ko siya. Kaya nagugulat ko yung mga sales. Ikaw nag-aayos. Habang nag-aanap, nag-aayos ka rin. Bakit na inaayos? Anyway, Tsaka iba eh, di ba? Pag naamoy mo yung libro, di ba? Nag-send siya So, nakakatipid sa iyo yung ano, yung sales lady, nakakatulong ka sa kanila. Anyway, so yun, pagkat yung bookstore, isa sa mga pangarap ko talaga, at pangalawa yung magkaroon nga ng organization about yung advocacy sa reading. So, pero dati, alam mo, may pananaw ako sa sarili ko na magagawa ko lang ang mga bagay na ito pag mayaman na ako.
Di ba, minsan ganun tayo. Yung, syempre, ang una nating iisipin yung pera na kailangan mong pang capital sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Pero, inimbitahan ako ni, I'm sure, syempre, Sir Darwin, kilala mo Sir Darwin yung sa ating work before. Inimbitahan niya ako sa isang workshop sa Asian Institute of Management. At yun yung bumago sa aking buhay. At yun yung doon ko nalaman na nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ay, kaya ko pala. Kaya ko palang simulan yung mga bagay na gusto kong gawin, na kailangan ko lang malaman sa sarili ko ano yung mga pumipigil sa akin para gawin yung bagay, mga bagay na yun. So, what is stopping me from doing what I want? Yung mga ganong tanong. So, nagtuloy-tuloy at blessing din talaga kasi naniniwala ako na lahat ng bagay mag-aalign sa gusto mong mangyari, kaya nasabi ni Paulo Coelho. At doon ako nagsimulang magkwento doon sa ating grupo dati sa isang company. At mahilig talaga ako sa bata. Kaya sobrang parang natural sa akin yung makipagkwentuhan sa kanila. At na-enjoy ko yung pagtuturo sa mga bata. So doon nagsimula yung aking passion for storytelling. At naniniwala ako na kailangan natin magsimula sa mga maliliit na bata. Kasi yung ang gusto namin is makatulungan yung mga bata na makakreate ng hindi lang yung kahiligan sa pagbabasa, kundi yung habit. Yung dapat gawi na lagi sila nagbabasa. So yun, doon nagsimula yung aking kahiligan sa pagkukwento. So, Kuya Ray, ano ba mas madali? Yung ano ba yun? Face-to-face na storytelling with children or with your workshop o yung virtual? Anong mas okay sa iyo? Alam mo, ako, kay David, face to face pa rin talaga. Face-to-face. Kasi iba yung saya ng yung spontaneous yung reaction. Mm-hmm. Yung immediate yung reaction ng bata. Kasi ang storytelling is an improvisational art, di ba? Magbabasa yung paraan ng pagkukwento depende sa yung audience. Siyempre, kung ano yung response ng audience mo, doon mo ibabasa yung mga next na gagawin mo. So, ang hirap na. Diba? Kaya, kung ako halimbawa yung teacher, sabagay sila ngayon, magiging face-to-face na rin. Pero, kung merong mga magtatanong sa'yo, Kuya Bufi, anong tips mo sa amin? Kung virtual, halimbawa, do we exaggerate our voices, our movements? Ano kung, yun nga, wala kang reaction na nakikita? Do we stick to the script? Paano ba? No. Kuya David, sa experience ko, mas mag-exert ka ng mas more energy sa online online learning or yung meron kang storytelling or pagtuturo man. And kailangan mong gamitin yung technology. Kasi itong screen na ito, para ka nasa TV eh. So, kung lagi ka nagkaklase or lagi ka nagkukwento, dapat you offer different approaches. Kunyari ngayong araw na to, may mga props ka. Sa next time, kailangan mo kasi silang i-entertain talaga eh. Hindi mo makatch mo yung kanilang attention. And for me, ang mahirap is yung wala ka nakikitang tao. Kasi minsan, di ba, kunyari, mahina yung internet or ayaw nilang magpakita ng video. So, pangalan lang yung nakikita mo. So, for hirap ako doon. Kasi sa storytelling, nasanay ako na nag-feed ako ng aking energy sa batuhan with the audience. Oo. Yung experience eh, yung connection mo. Kasi yun yung pinaka-importante is sa storytelling or sa talk sa online. Parang compass mo yun no? Parang alam mo kung tama na ba yung direction ng kwento mo. Correct. At yung connection eh, kung ano ba, naiintindihan ba nila. So, minsan, kailangan mo kasi tingnan yung non-verbal reactions. Like, yung nakakunot ba yung noo? Correct. O naghihikam na ba? So, pag ganun, pwede kang mag-insert ng ibang gagawin para maging entertaining ulit. So, yun yung tip. So, sabi mo dati, gusto mong magtayo ng bookstore. Ito bang Basa Bookstore? Yung ginawa mong firm ngayon. Ito ba yung physical na bookstore? Or at ano ba siya? Nagsimula itong yung Basa Bookstore, yung idea na traveling bookstore.
Kasi dati meron akong meron kaming engagement with a government agency at kailangan nila na naghahanap sila ng partner to bring locally published book to the provinces. And na-recommend tayo, and yung kasi yung ating advocacy eh, mm-hmm, na dalhin yung mga Filipino published books sa mga probinsya, sa mga hindi nararating. Kaya nga yung ating mission statement, ito itong nandito sa aking background. Okay. Filipino stories by Filipino authors, uh-huh, for Filipino children. So ngayon nakafocus kami sa children's literature. Doon namin gustong magsimula. At yun, traveling, idea namin talaga is to go around the Philippines na may van. Meron kami mga fleet. Oh, di ba? Well, alam mo, maganda yan kung merong magsusuporta sa'yo, no? Di ba? Yes, oo. So, pwede mo yung van yan, nila, really. Halimbawa, pwede mo ilagyan, balutan mo ng logo nila, tapos logo ng Basa Bookstore, di ba? So, yun ang idea ko eh, David, no? Meron kaming van, may tinatawag kami na, yung fleet nga na binabanggit ko, isang Basa van, Basa van, at Basa bike. Basa siyempre, bike. Yung mga hindi mararating ng van ay pupunta ng bike. Oh. So, Basa van and Basa bike. And yung sa mga pangarap kong Basa bike ay yung bum bike. Kasi bum bike. Very Filipino. Diba? Oh, sino pa ba? Banggitin mo pa kayo mga wish. May wish talaga eh. No? Pag- pero ayun. Ano, yung Basa bus. Diba? Oh, pwedeng Basa bus. Oh. Basta merong fleet. Kasi ang isa sa mga concerns about bringing the books in the provinces is yung logistics. Okay. Kaya yung sinetup namin yung Basa Bookstore, we want to partner with, kasi social enterprise siya, okay, we want to partner with companies, companies and individuals para masuportan yung pagdadala ng mga storybooks. Yung binanggit mo kanina, pwedeng may parang advertisement sa van. Yeah. Uh-oh. Kaya yung mga ganung type. Kasi yung logistics yung problem eh. Oo. So, pangalawa, pwede rin, pwede rin Basa Boat. Oh, pwede. Basa. Lahat, basta lahat ng transpo okay na pwede. So, we just started with Basa Van and Basa Bike. Okay. Pero lahat ng pwedeng gawin, okay, basta madala natin yung mga books. Pero, Kuya Dave, yung aming setup ng Basa Bookstore na hati sa tatlo, no? Kasi, okay, binanggit ko kanina, this is a social enterprise. So malinaw, and, hindi ito physical na bookstore. Isa hindi siyang ito, parang platform, ganyan ba? Platform, and then, yes, meron tayong magkakaroon ng physical bookstore with the van, pero konti limited lang yung, okay, yung madadala. And then, one of our activities is to go to the provinces. Tapos, sa mga parks kami pupunta. Mm-hmm. And then nakaparada lang yung van, and then merong tolda, pull up na, oh, yung pull up sa van na magiging tolda at uh-huh, naka-set up lang yung table. So ganun lang kasimple. And yung binanggit ko kanina, may tatlong pwedeng i-offer yung, mm-hmm, yung Basa Bookstore, na yung pwede kang yung para sa sarili, para sa kapwa, at para sa komunidad. Okay, so, ulit ano, so sarili, kapwa, komunidad. Sarili, kapwa, at komunidad. Okay. So, paano yun? So, syempre, sa bookstore, ang ginagawa namin, nagbibenta kami ng libro. Mm. So, pwede kayong bumili for personal consumption. Ibig sabihin, kung meron kayong mga children's books na hinahanap, pwede kayong bumili dito. Basa Bookstore, at ipapadala namin sa inyo. And yung para sa kapwa, this is a platform naman for people na parang bibili sila ng gift card. Yung parang mm-hmm, bibili sila ng gift of reading. Okay. Pero for others. Hindi para sa sarili, kundi para sa kapwa. So, pwede ko siyang irogalo. Halimbawa, birthday ko. O, Bufi. Oh, pwede. Oo. So, bili ako ng ilang gift cards. Kayo na bahala magbigay sa bata. Ganun. Yes. Oo. So, ang gagawin namin, yung mga, meron kasi kaming web, meron kaming site na subscription site, okay, na pwede kang bumili ng gift cards monthly, quarterly, annually, mm-hmm, or semi-annual. Tapos ito yung mga libro na to na yung mga binili nila, purchase natin na libro sa bookstore, and then dadali natin sa mga remote communities. Kasi alam mo, Kuya Dave, mm-hmm, isa sa mga pangarap ko noon when I started this advocacy,
Pangarap ko na mabigyan lahat ng bawat batang Pilipino ng one storybook monthly. Mm. Alam mo, sa experience ko kasi, isa sa mga na-experience ko nung ako'y pumunta ng UK. Wow, so shy. Wow, UK. Pumunta ako ng UK. Pumunta ako ng UK, kaya David. Oh. At nandun kasi yung aking kapatid. At yung pamangkin ko, every month, pinapadalhan sila ng one storybook ng government. Okay. Monthly to. So, bawat pamilya na may mga anak na maliliit, pinapadalhan. Mm-hmm. Tapos, very active yung kanilang community library. So, napakasimple, pero yun kasi yung isa sa mga pangunahing problema rin sa atin, lack of access. Mm-hmm. Access to quality reading materials. And for me, for us, sa Basa Bookstore, quality access to quality reading materials means access to possibilities, limitless possibilities. Yeah. Hindi natin alam kung ano yung may bibigay ng libro doon sa batang pagbibigay natin. At magbubukas yun ng possibilities sa kanya, di ba? Ng mundo, mundo na pwede siya mag-imagine. So yun, para sa sarili, para sa kapwa, ito yung para sa komunidad naman, at yun yung library. So, kunyari, company, sige, we can buy the gift of community, yung community library. So, bibigay nila, kami magse-set up, and then, syempre, nakikipag-partner tayo, no, sa mga reading advocacy groups. Ah, hindi lang kayo. At least meron kayong hindi lang, partner to ensure na sustainable dun sa baba. Yes, okay. Na meron tayong programs. Mm-hmm. So, isa ito, syempre, yung ating NGO na binuo. Pero napakaraming reading advocacy groups mm-hmm. tayong nakilala around the Philippines na kailangan ng support. So, sa mga companies, syempre, makakatipid tayo, no? Kung kami yung magko-coordinate, kami yung mag-assure na mayroong programa na tumatakbo so ng maayos. Less na yung work sa kanila, pero sila yung magdadala sila yung mag-sponsor ng buong project. And we also have yung para sa kapwa, yung training for teachers. Kasi training. Yung storytelling gamit na gamit sa mga guro, no? Lalo yung kinder grade 1 to 3. So ngayon, lalo na ngayon, maraming requests for workshop kasi nga babalik na sa face to face. Oo, so parang and, refresher course. Refresher course, and magandang simulan ang syempre matagal yung mga bata na online or modular, so medyo hindi pa sila sanay ulit sa isang face to face interaction. Mm-hmm. So through storytelling, magbibuild ka ulit ng connection, ng rapport, ng relationship with children. So, like yung one of the schools in one of the district sa Ginubatan, Albay, yun yung request nila. So, pinababalik ulit ako to train the other teachers. So, kung companies na mga nanonood ngayon, so you can contact me and pwede nyo maging project yung sponsoring workshops for public school teachers dahil kailangan nila. Mm-hmm. Bukod sa mga possible donors, meron ka bang mga kaibigan, di ba? Or yung family mo, or yung mga matagal man ang kakilala na nagsusuport sa'yo, paano ka nila sinusuportahan sa ngayon, ano? Na papausbong itong Basa Bookstore? Alam mo, nakakatawa ko, Dave, kasi nga, yung support, siguro dahil nakita rin talaga nila, no? For more than a decade. More than a decade na tayong reading advocate for yung pag-volunteer. Naalala ko noon sa office, diba? Pupunta ka sa akin, tapos may dala kang folder, sabi mo, David, na-register ko na. Hindi natin alam, diba? Kung paano mag-put up ng org. Correct. At lagi akong tambay sa office nyo noon dahil ako yung runner ng organization to help them out with the activities. Yeah. And ano na yun, Dave? 17 years. Gosh. Yung tagal na, no? So, and then, doon ko na rin nakilala yung aking wife.
And yun, for ngayon, ang daming yung mga kaibigan yung nagsusupport. May mga kaibigan tayo na subscribe monthly sa ating so buhay na itong subscription, ano? Ano, nagsisimula na. Okay. Ano pa lang, starting pa lang, siguro ngayon, I have, we have 20, mga 20 people. Ano nga ulit mag-subscribe? Meron kaming site, i-share ko sa'yo, and then, nandoon, fill out lang sila ng form. So, everything's online, gano'n naman? Yes, online. Accepted yung major credit cards, pwedeng auto-debit. So, napakadali nung proseso. And, pwede sila mag-yes kung if they wanted to have updates dun sa mga ginagawa natin. So papadala namin sila ng updates kung nasaan lupalop na kami ng Pilipinas. So naglalakbay ka talaga, hindi pwedeng pupuntahan yung mga probinsya kung sakali. Yes, Dave. Kaya nga yung ito yung nasa taas ko, yung lakbay kwentuhan. This is the campaign of Basa Bookstore na tao dito, yung van or kung ano man yung dala namin, we will go around the Philippines at pupuntahan namin. Kaya dun sa pagbili ng libro, nilagay din namin yung cost, syempre, ng logistics para ma-cover yung travel. Lalo na ngayon, napakamahal ng gasolina, di ba? Oo, grabe. No? So, yun yung mga kailangan na i-consider para magtuloy-tuloy yung program. Pero, sa tingin ko, yun nga, with the help of individual donors and companies na gustong tumulong, lalo na yung mga companies na may operations doon sa mga lugar na pinupuntahan namin. Yun yung mga kinokontakt namin na baka gusto nilang tumulong. Kasi yung mga pinupuntahan natin, mga schools, mga remote, yung mga usually below 200 yung populations. At may travel na, kunyari from the main road, minsan 20 plus kilometers pa na yung na mga, hindi road. Yung iba walang road. Yung iba may road pero sobrang tarik. Or kailangan mong maghabal-habal yung motor para madali yung, pero sila yung nangangailangan, Dave. Kaya kaya yun yung gusto nating mangyari. Yung mga meron, pwede silang magbigay through the para sa kapwa, and then we will deliver them to the provinces. Ang tanong ko ngayon dito, sa lahat ng pagod na yon, anong fulfillment ba yung nakukuha mo? Diba? Para ma-inspire naman kami na, you know, to pray for people like you and of course to support you as well. Alam mo, Kuya Dave, yung mga binabanggit ng mga teachers and parents sa mga communities na pinupuntahan natin, yung appreciation nila at yung impact ng pagbibigay ng libro at yung kasiyahan na nadadala nito sa kanila, yun yung mga hindi ko makakalimutan eh. And then yung mga schools na pinuntahan natin, na napuntahan, na parang kami yung unang pumunta doon sa lugar nila kahit malayo, and very thankful itong mga ito. At makikita mo yung mga bata na ang kailangan lang talaga is access, pero meron palang tinatagong galing. Kaso wala silang access eh, wala silang access sa mga stories. And isa pa sa mga proud moments ko, yung sa mga workshops, yung may mga umattend ng workshops na na-inspire, and then sila rin gumagawa ng sariling programa. Kasi yun yung goal din eh, yung multiplication, yung maparami. Hindi lang ikaw. Ibig sabihin, hindi lang. Kasi may nade-develop kang ibang mga tao. Yun yung reward. Yun sa workshops, yun yung pinaka-reward ko talaga. Na makita mo yung mga umatensan ng workshop sa'yo ay meron ng mga sariling organization sa mga communities. And ano pa rin kami, in contact, tapos tinutulungan ko sila na yung nagbibigay tayo ng mga payo kung ano yung mga pwedeng gawin para magtuloy-tuloy yung kanilang programa. Kasi hindi naman natin kaya at nung grupo namin ng The Storytelling Project, yung lahat na puntahan. So mas maganda, i-multiply natin yung ating sarili. So, pero napaka-importante for me, napuntahan talaga. Okay. I mean, physical, pupuntahan talaga. Kasi
iba pa rin yung presence ng kapag nandun ka. Minsan hindi mo mapapasa yung inspiration na, let's say, online, di ba, online lang, may, iba pa rin yung face-to-face na mararamdaman nila nung time na yun kung ano yung halaga nung pagpunta mo, yung mismong pagpunta, mm-hmm, pagpunta mo pa lang sa isang lugar is parang isang malaking bagay na, no? Yung pagpapakita pa lang. Mm-hmm. Kuya Ray, sa mga gustong tumulong sa iyo, mga gustong magsuporta o gustong mag-update or mag-subscribe, anong pwedeng gawin nila? Saan sila pupunta? Ayun, maraming salamat Kuya Dave. So una, pwede niyo puntahan yung website namin ng subscription page. It's https yung www.lakbay-kwentuhan, yung kwentuhan natin KU, kwentuhan.helixpay.ph. Ayan. Papakita rin kay Dave yung website, mm-hmm, mismo. At pwede nyo rin sundan yung aming campaign. Pwede nyo hanapin yung Lakbay Kwentuhan sa Facebook or Basa Bookstore. Sige, o yan na, mag-subscribe kayo. So Kuya Ray, ano pa ba yung mga upcoming activities mo dito sa Manila o di kaya sa provinces? Ayan. Maraming salamat kay Dave. Last year, nagkaroon tayo ng caravan sa north. Ito ay mula Pangasinan hanggang Cagayan Valley, and nagkaroon din tayo ng isang caravan sa Iloilo. So ito naman yung caravan from last year ay may mga kaibigan tayo na nag-fundraise sila para bumili ng libro. So pwede nyo gawin yon through the subscription site na binahagi ko kanina. Kasi may tanong doon na kanino nyo nalaman yung campaign. So pag dilagay nyo yung pangalan na nag-refer sa inyo, so mamomonitor namin kung kanino nanggaling yung parang campaign na yun. At ngayon, in the next coming months, kami ay tutungo sa Bicol. Actually, kababalik ko lang from Bicol at babalik ulit ako ngayong March 25 for another series of workshops. So sa mga gusto pong tumulong or mga companies na nag-ooperate sa Bicol, so you may contact me, no, para magtulungan tayo at pwede nating ano ba yung mga pwede nating gawing tulong sa mga guro at mga estudyante sa ating komunidad. Ayan. Hey Kuya Ray Bufi of Basa Bookstore, maraming salamat po. Maraming salamat din kay David sa pag-imbita sa akin dito.